Mga tauhan ng Office of Senate Sergeant at Arms ang magsisilbi kay Pastor Apollo Kibuloy ng subpina na pinirmahan ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Ang subpina ay hiniling ni Senator Risa Hontiveros, ang namumuno naman sa Committee on Women and Children na nagsasagawa ng pagdinig ukol sa iba't ibang reklamo laban sa nagtatag ng Kingdom of Jesus Christ na nakabase sa Davao City. So, yung subpina ngayon, i-deliver, isa-serve ng OSAA, ng Senate Security, kay Pastor Kibuloy sa Davao. Paano yun? Can he refuse? He should not. Ang subpoena, it's stronger than an invitation. Kailangan sundin niya, i-heed niya yung subpoena. Kanina ay pinagpatuloy ng komite ang pag-imbestiga at may mga karagdagang testigo na humarap, kabilang ang isa pang babaeng Ukrainian national, isang news researcher at isang news cameraman. Ayon sa babaeng Ukrainian na itinago sa pangalan na Yona, inabuso siya ni Kibuloy bago pa man siya tumungtong sa edad na 18. Oh, your birthday is coming, right? I said, yes. And he already asked me a few times about it. And Pastor, he asked, what do you want for your birthday? And I said, I don't want anything, just we can even not celebrate it. I said, okay, I got you. And he held my hand. We went to the gym, so the door will be closed. And he kissed me at the lips. I was like, shocked. And I didn't know what to do. You know, I start to worry. My hands start shaking. I didn't cry. I didn't run. I didn't do anything. And he just smile and go to his dressing room. I just stand there in gym and I don't know what to do. So what the hell is going on and what does it mean? I was like, you know, shocked. Sabi pa ni Yona na isang Ate Jack at isang Ate Pani ang nagsasabi sa mga babae kung sino ang makakatalik ni Kibuloy. Ate Pani told me that it's not scared. It's good that even you were like that. You never had a boy. And it was good for what? And she said, no. And she told me that you remember that we talk what's the meaning of offering your body. And I said, yeah, I remember. And she told me, so you need to have sex with Pastor. That she told me like straight away, you need to have a sex with him. And I was like, what? I get shocked, of course. Ayun naman kina alias Rene at David, nagsimula na kapwa kabilang sa Keepers Club International, isang youth organization na nangangalap ng mga kabataan na pinangakuan ng scholarship sa Jose Maria College. Anila, inuutusan silang manlimos at pinagtitinda ng mga pastillas, candy at iba pa sa mga lansangan. Tiniyak nila na alam ng kanilang mga boss sa Sunshine Media ang ginagawa nilang panlilimos matapos ang kanilang trabaho, gayon din ang mga dinanas nilang pang-aabuso. 6 p.m. po kami mag-start ng mamalimos ng gabi. Ito po yung utos ni utos pa rin po ito ni Kibuloy na dinadaan po kay SMN CEO Marlon Rossetti at Department Head ng Propcom na si Tina San Pedro. Matapos ang pagdinig kanina, sinabi ni Hontiveros na mas nabibigyan pa ng mukha ang mga pang-aabuso na dinanas ng mga naglakas loob ng mga biktima. Nagiging mas complex yung mukha ng mga krimen na nararanasan ng mga dating miyembro, dating scholars, dating ginagawang pulubi ni Kibuloy sa loob ng kingdom. Lumalabas yung mga aspeto ng paglabag sa karapatan ng bata, pagpipigil o pag-neglect sa karapatan nilang makapag-aral, pagkukumilit sa kanilang magmalimos sa kalsada, yung mga pagkukumilit din sa ibang mga miyembro nila maglimos at kapag hindi nila ma-hit yung goal or quota nila, pinaparusahan sila. Dahil naman sa subpina ng Senado kay Kibuloy, may basehan na ang Department of Justice na magpalabas ng lookout order sa pamamagitan ng Bureau of Immigration. Wala namang katotohanan ayon pa kay Hontiveros, base na rin sa pahayag ng Immigration Bureau na nakalabas na ng bansa si Kibuloy. And then on the strength of the Senate subpoena, sinabi ng DOJ na ihahanda na nila
yung immigration lookout bulletin order para sa pirma ng Secretary of Justice. Meron kasing lumabas na balita nung nakaraang linggo na may impormasyon na tumakas na daw si Kimberly papuntang China. Pero per yung official information ng BI, walang ganon or wala pang ganon. Apila na lamang muli ni Hontiveros kay Kibuloy, humarap na ito sa pagdinig at personal na sagutin isa-isa ang mga aligasyon laban sa kanya. John Scosio, Radyo Inquirer Online, Bayang Nagtatanong, mamaya nag-usisa.